and God has brought their counsel to naught, that we return all of us to the world, every one unto his work. It came to pass from the time forth that half of my servants wrought in the work, and the other half of them held both the spears and the shields and the bow and the bows and the halberds, and the rulers were behind all the house of Judah. They which stood on the wall, and they that bare burdens, with those that needed, every one with one of his hands wrought in the work, and with the other hand held the weapon. We sabay. For the builders, every one had his sword girded by his side, and so builded. And he that sounded the trumpet was by means. Pray, Lord, na salamat sa iyong mga salita again. Mag-aaral namin, patuloy namin ang series, Panginoon, pang kami po ay magkaisa. Hindi lang, Panginoon, sa, again, outwardly, but talaga nagkakaisa dahil kami isa sa inyo. And the more nagmamature kami, lalo kami pa magkakaisa dahil ang direksyon ang bibigay sa amin. Kayo po, yung salita. I pray, nagpalaan niyo po aming pag-aaral muli. At pray namin yung mga, nag-pray po namin, mga aming mga career, mga business, Panginoon, individual problems, Panginoon. Si Tinay din po, Lord, nasa ospital ng kanyang anak, Panginoon. I pray na ang inyong kaloban mag-anap sa kanila, comfort yung mong bawat isa, malakasin ang bata, Panginoon, sa ICU man yun, kung ano man yung Panginoon. And again din po, Lord, sa anniversary, kayo pong manguna at kayo po may taas dyan. Makita po namin din ang katapatan nyo for 5 years, Panginoon, ay hindi kayo nagkulang. Kami lang po ay inyong gagabayan at patalinuhin, Panginoon, at gampanan nyo inyong gawain, Panginoon. At ngayon po ay kayo patubayan nyo po. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen po. Mga kapo na po. Good afternoon sa lahat. Title po nito is ulit, Cooperation in Unity. Part 2 na po tayo nito. So, ito po yung nabagay natin kanina sa Nehemiah. Review ko lang po yung kaninang umaga, no? So, kaninang umaga po, ano tayo sa part na kung saan, ano yung nagagawa ng cooperation, no? Again, yan po ay yung bawat isa ay mayroon isang common goal, and therefore, paano nila maabot yung goal na yon, nagtutulungan, basically, ganun. Okay? So, mahirap yung di nakikipagtulungan, may ibang agenda. Okay? Iba ganun kasi. Kaya, ganun din minsan sa church, yung iba, nasa church, iba yung dahilan, iba-iba ang dahilan. At wala nang masama, iba-iba dahilan natin, basta yung pinaka-goal natin, isa. Yung pinaka-pinaka, okay? Ultimate goal. To please the Lord. Okay? And then, yung details niyan, yung everyday detalye kung paano natin gaganapin, no? Yung kalooban ng Diyos. Doon din tayo magkakatalo. Ngayon, hindi masamang may kanya-kanya tayong utak kasi yun talagang reality, pero ina-align nga. May mga time na sa ngayon, sa palagay mo, ganyan. Yung pala, yan, tulad ng mga bata, maingay. So, wala silang ano eh. Wala silang sa ginagawa natin dito, pinag-aaral natin. Ay, maganda ano sila. Masanay din. At least tahimik kasi yun. Yun ang magagawa din nila eh. Amen? Yung ibang bagay na pwede lang gawin sa labas. Pero yung pag andito tayo, masanay sila na mayroon tayong isang goal na ina-achieve dito. Amen? Amen. Yun. So, ganun din. Tulad niya, sa paglilingkod sa Diyos, paano masabing, paano ba maglingkod sa Diyos? Hindi, puro kanta lang. Eh, dyan. Sa, by the way, sa kanta, sa pagbabasa nga minsan, iba, nahuhuling magbasa, nauuna, mas malakas, mas, yun pa lang, minsan nakikita na eh. Hindi mo alam kung may, ano talaga, minsan iba, meron din talagang, oo, hindi naman diferensya. Hindi mo si Raulo, pero sabihin, parang may ibang, takbo ng utak ba, ganun. So kaya ina-align po yan. Okay? Lalo na pag umihirap yung task. For example, yun yan, sa choir, sa yan, ginagawa nyo. Mamaya, hindi pwedeng kanya-kanya yan. Hindi maganda, unless talagang nag-a-adlib kayo na. Kahit nga yung mga adlib no iba, hindi nakakatuwa eh.
Maganda pag ganyan sabay, sabay-sabay nga kayo, marami kayo. So, hindi naman tama na magkanya-kanya, okay? So, yung iba nating na-record pa yung iba, yung maganda yung may mga post dyan, di ba? Kahit simple lang yung music nyo, minsan may post. Magandang pakinggan pag sabay-sabay. Hindi yun. Tapos, ang ano dyan sa, ano, kitang-kita eh, di ba? Bukod sa naririnig mo na sabay-sabay, nasa tono, kita yan eh. Kita kasi yung kumpas ng ano yun. Parang kumukumpas eh. Diba? So, maganda nagkakaisa. And yan. So, ngayon tuloy natin. Dito. So, nabanggit natin na kailangan to para sa success. And then, para sa panahon na panghihina mo o ng ibang tao na susustain siya dahil sa tulong mo. Dahil nagkakaisa kayo. And then, nagbibigay ng success. Especially sa battle. Na again, mahirap ipanalo na mag-isa lang. Kung kayo nagkakaisa para kayong makanit together, mas mahirap kayong talunin. And then, nabanggit din kanina yung katapangan, no? Nakakadala siya, na-encourage yung iba. Pag may nagkakaisa, kasi yung pagkakaisa, hindi mo pwede expect yan na isang daan tayo dito. O, magkaisa na tayo, bigla. Ping! Ay, nahuli yung dalawa. Normally nga, isa-isa yan eh. Okay, kung na, kumumpas yung leader. O, ganito tayo. So, yung iba niya, mamimili kayo ngayon kung susunod ka, kung may mas mabuti ka bang ano dyan, paraan dyan, pwede ka mag suggest. Okay? Then, bandang huli, pag talagang ang call na is magkaisa tayo, go na tayo, isa-isa yan mag-respond at yun nga, ang cooperation dapat iisa yung direction nyo. Okay, isa-isa. Ano yan, walang problema sa may iba-iba tayong utang. Problema, paano natin i-align yung sarili natin sa kumpas ng leader. Okay? So, sa case natin, ang leader natin ang Panginoon. Okay? Sensyaan nyo na siya. No? Okay, so ang ano dito si Jonathan. Okay? Sumunod sa kanya yung kanyang armor bearer, tapos biglang na-inspire yung mga kasama niya, and therefore sila po'y nanalo nung araw na yon. Umiingay, malakas. And then natapos po natin kanina yung ano naman. So may mga pagkakataon na tayo ay nakokontento na, no? So sa ating kinalalagyan. So, pag yung leader, kung sino nagli-lead, ay nagkumpas siya na improve natin yung sarili natin. So, pag nagkatulungan yan, ay tama yan, tama yan. Nagtulungan, na-improve yung ating kondisyon. And then, ano pa? Another point is, mahirap magbago, no? Tinatawag na reform. So, pero pag nagkaisa, sige, baguhin natin to. Yan. So, nagkakaroon tayo ng yan, nare-reform yung mahirap baguhin. Pero dahil nagkaisa, kayang baguhin yan. And then, next, ito sa Nehemiah. Tayo natapos kanina, no? So, dito naman, nakwento ko na to sa introduction kaninang umaga. So, again, yung panahon lang ni Nehemiah ay bago yun. I mean, nagkahiwalay sila, nagkawatak-watak, and then nasakop. Pero nagkaroon sila ng pagkakataon na sila yung makabalik. So, sa case nila, minsan kahit po, ito yung example ganyan, nakakita na ba kayo ng mga taong, kanina, narinig ko yung usapan nyo doon, pag-pray nyo, no, na, minsan ako kontento na tayo kung nasan tayo, kahit hindi maganda yung ating condition. Kasi nga, minsan ang hirap mag, di ba, example na lang, for example, sa kalagayan natin, business, okay na to, kaya yung, yan, knowledge nyo, okay na tong alam ko ngayon. Nag-aaral ako ng isang oras lang, okay na to. At least nag-aaral, di ba? Kasi ang hirap magdagdag. Yan, sa Bible reading na lang, yan ang perfect example sa atin eh. Di ba? Pag nasanay na tayo hindi nagbabasa, ma-attend naman ako sa linggo, okay na to. So, pag hindi mo dinagdagan, hindi ka nagsikap, hindi ka nahamon, walang ano doon, walang development, walang progress. So yan. So aminin natin, ano pa yung mga nahirapan tayong baguhin.
Ayan, kung may bisyo ka, yung hirap tanggalin. Ano pa? So, winning, di ako marunong, ayoko na, sasakay na lang. Okay? Mga ganun. Kasi iba, ayan, tigas ng ulo nito, bahala na. Hindi na ako papaalam, hindi na ako... Ganun po yan eh. Ano ba? Iniisa-isa ko kayo eh. Iba naman. Ayan, iba ang problema sa atin ha. Iba naman. Yan yan, loner na ako. Talagang loner ako eh. Hindi na ako, hindi na mababago to. Diba? So, totoo. Ngayon, ganun ka ngayon. Pero nakita mo, hindi pala maganda yun. Meron ka pa pwedeng gawin eh. Bata ka pa. Nakita mo, pag tahimik ka lang dyan, mukha kang ano. Eh, paano pag dumating yung time na, di ba? Lalo pag lalaki, kaya ko yung manliligaw eh. So, kung di ka natutong makipag-usap, makipag-negotiate, makipag... Mahihirapan ka. So, kailan ka pa mag-develop? Di nga. Yan. So, kailangan ngayon, ngayon, individual lang yung mga example ko. Paano pag corporate? Ibig sabihin, maramihan kayo. So, kailangan mag-unite. Kaya binasa po natin dito, yung sa Nehemiah, yun na nga, salamat, may pondo na sila. Dumating yung pondo. Ito na yung ano, ito na yung mga gamit, materials. Kaso may kalaban, inuupo sila, inaasal sila. At meron pa ang time doon na napahinto eh. Kasi, ang nangyari kasi doon, may nag-seek. Yung medyo matagal na sila kasi natagalan din sila sa ano pala to, sa buong Ezra to, tsaka Nehemiah. May nag-question sa kanila, bakit nyo ginagawa yung wall? Bakit, ba't kayo nag-ano? Hindi kinwestiyon sila. Tapos, tinignan sa record. Oo nga, itong Jerusalem, rebellious to eh. Kaya pinahinto sila na ilang panahon. Ngayon, nagsulatan na kasi hindi pa usong TikTok nun. Ah, TikTok. Nung Messenger, tsaka email, tsaka telepono eh. No? So, kaya nagsulatan pa sila. And then, buti alam ng mga leaders ng Israel, no? Sina... Zerubbabel, alam nila din yung history, kaya nga sila nag-umpisa dun eh. So, nagpahukay pa ng ano, sa notaryo siguro yun, di ba? Anong sinasabi niyo huminto kami? Si Cyrus nga, nagpatay na si Cyrus nung panahon na yun. Tumagal yung ano nila eh. So, yung pala, nakuha yung letter na talagang pinag-utos ng hari niyan. Emperor yan eh. Sinabi pa dun, walang magpapahinto niyan. Okay, tapos pag may nagpahinto niya, may curse pa, di ba? Bandang uli, yun, natuloy. So, nakita niyo yun, merong mga pagsubok sa kahit paggawa ng mabuti. Gagawa ka ng mabuti, plano mong gumawa ng mabuti. Ginagawa mo na, hihintuan ka pa. Lalo, again, pag corporate, marami kayo. Ang hirap mag-handle ng tao. Sa church, ganun din. Minsan, magkakaroon tayo ng bago dito. Kunwari, masaya tayo, may bagong member. Tapos magkakaroon ng utak yan, iba yung utak sa atin. Kasi sa yun, kung nanggaling kung saan, di ba? Ganun yan eh. Kaya, depende sa leader kung paano niya i-steer yung obligation. Pero, kayo din. Iba naman yung iba, nagkaroon lang sila ng parehong utak, nagkakasundo sila, magkakaroon na ng parang grupo-grupo. Okay, nakita niyo ang gano'ng kahirap yan. So, kaya, anong nangyari dito, nagkaisa sila, muna yung binasa natin kanina, dahil may kalaban sila, binaano sila yung tawag dito, tinetreten sila. Nako, sige, gawin nyo yan. Papasabugan namin kayo. Wala pang pasabog na. Pero ibig sabihin, talagang physically tinetreten sila. Kasi, kesa parang umapapel ba? Kesa sila daw ay malakas at makakampi daw ng empire. Samantala doon din sila nakatira. Kaso nga, may paintulot sila ni Maya and Ezra and Zerubbabel. Kaya kinakalaban sila. Kaya binasa natin, kung nasundan nyo kanina, nagtatrabaho sila. Imagine mo, naglalapat ka ng tiles. Wala pang tiles na. Pero ano man yan, tapos meron ka dito yung sword. Ba't may sword? Kasi anytime na dumating yung kalaban, nakahanda sila. Kaya nga, so ang point natin dyan, ano, mahirap yung gawain, pero pag nagkaisa, ma-accomplish yung dapat ma-accomplish. Amen? Carry through. Ibig sabihin, magagawa. Pag nagkaisa eh. Eh, paano na lang? Sabihin ng iba, hindi, mabigat yung sword. Hindi ko, ano tong sword ko? Kasi, nag-aayos ako di. Eh, yun ang utos sa kanila eh. Okay? Kasi anytime nga talaga pwedeng dumating yung kalaban.
So dahil nagkaayos sila, sila ay may na-accomplish. And again, ayun, magandang gawain. At yun, successful sila doon hanggang ngayon. Ginagamit yung kanilang kwento para sa pag-inspire sa mga taong, sabihin natin, ayan, may hirap ng gawain. May problema sa buhay. Okay, so tuloy tayo. Another point dito. Ano pang nagagawa ng pagkakaisa, ng cooperation? Spiritual, meron bang ano yan? Siyempre. Hindi, pag-pray ako, for example, matulad kanina, nagkakaisa ba kayo sa panalangin? Magkasabay-sabay kayo, kung Pentecostal kayo, ganun yun, magkasabay-sabay. Anyway, ito sabi, no? May basa niya po, ready, go! Again, I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Napakaganda, no? So, meron ba kayong bagay na napanalangin na parang posible, di ba? So, pag-pray mo, pero insan maganda pa, katulad ng ginawa nyo kanina, di ba? Nagkakaisa kayo, and then, kung may mali yung isa, bad, huwag natin pag-pray yan kasi bagay. So, nagkakaroon ng parang validation, no? Or tatanong, tapos tutulungan ka pa sa panalangin. Eh, kung nagkaisa talaga kayo dahil alam nyo yung tama yan, ano sabi dyan? Anong implication nun? It shall be done. No? Mangyayari yun. So, yun. Yung pagkakaisa kahit sa panalangin, may na-accomplish na, hindi yung ma-accomplish kung mag-isa ka lang. Kasi malinaw po dyan, if two of you shall agree, obviously, hindi lang two yan. If two, kung tatlo pa kayo, mas, imagine nyo kunwari kayo, kunwari, pastor, may hinihiling kayo kunwari, anak ko na lang kayo, tapos hinihiling kayo, tay, maganda, bumili tayo ng lamesa, kasi yung lamesa kasi namin, medyo kapos na kami dyan eh. Eh, sabi ko naman, mahirap pa kasi ginagamit to eh. Diba? Saan tayo bibili ng malaking lamesa, yung parang kinabat, yung pag hindi na ginagalaw-galaw kasi ang hirap eh. Diba? Yan. Unari lang, hindi, sige, tayo, basta hindi, tayo, bilhin tayo. Anong sa palagay nyo, anong gagawin ko kung lahat na sila nagsasabing ganun? Kumpara sa isa lang or dalawa, diba? So, ganun po tayo as a church. Kaya ang Panginoon, alam niya naman yung dapat niya ibigay ngayon. Kaya nga hinihingi, pwedeng ibagay, pwedeng hindi. Depende rin minsan sa ating paghingi. Hindi din yun. Iba kaya hindi rin umihingi. Either hindi siya convinced na kalooban ng Diyos yun. O pwedeng ganun. Or mahina yung pananampalataya. Or mayroong ibang sa utak niya. Ganyan yan eh. So, pag tayo nagkaisa talaga, again, according to this verse, aba, kahit ano pa yan, no? Sabi dyan, no? Agree on earth as touching anything that they shall ask. So, obviously, alam nyo na ng Diyos, di naman bibigay sa atin, hindi natin kailangan, hindi dapat natin magkaroon, diba? Hindi tayo magkaroon. So, kaya ang assumption dito, kalooban ng Diyos, tapos hiningi natin, nagkaisa tayo, mangyayari daw. Yun, amen? Amen. So, again, yung pastor pa rin yung mag-ano, yung leader na mag... sa case natin, yun. Tawag dito, mag-consolidate kung ano yung dapat nating ano. Pero kayo, mag-suggest kayo, basta sa palay ko, ito yung dapat naman. Nagkaisa tayo dyan, okay? According to this verse, malinaw po yan, ito yung mangyayari. So, ang point natin, ano, ang cooperation ay nagbibigay ng kapangyarihan sa panalangin. Amen? Numbers, sabi nga nila, there is strength in numbers. So, kanina parati sinasabi yung kasi nga yun, totoo. Okay? So, okay, yung sabi naman, ng pag ako ay kasama kong Diyos, ako lang, at ang Diyos ay, ang sabi nila? Ano na kami? Tawag doon? Sapat na or majority na. Tama rin yun. Pero ikumpara mo kung hindi lang ikaw at marami kayo at nagkakaisa si Diyos. Eh, better yun. Okay, so again, another point yun sa ating cooperation. Mas maganda, cooperate tayo, ganun lalo na sa mga bagay ng Diyos naman ay nag-a-agree din. Okay? So, ayun. Next.
Dito po tayo matatapos, no? Hindi, marami pa to. So, ano na lang natitira? Ano pa yung... Ano ba yung gawain ng church na sabi natin, hindi naman ganun kahirap, pero yun yung pinaka-main goal natin. At minsan talaga nagiging mahirap. Kasi dahil, ano yung main goal natin? Sa church, maligtas. Okay, very good. O sabi sa Mark, tingnan nyo to. Ito yung kwento ng magkakaibigan. Hindi, sorry. Mark 2 muna. Alam nyo ba yan? Yung kwento na yan? Sige, pakibas. So, ready, go. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of him. Okay, may preaching dyan. Si pastor eh. Ano ba yun? Basta, oh. Malimutan ko yung title, pero basta pinangalanan yung ano, wala naman sa Bible yun. Pero madi-derive mo rin, di ba? Si Brother Faith daw, si Brother Love, Compassion, at si si apat eh. Nagumuha na lang ng apat na kailangan. Okay din kasi. Pero bakit daw sila nagkaisa? Nakakita nyo ba yun? Imagine nyo kung isang tao, lalo ano, kasi laki ni AG, ganyan. Kaya bandali niya ng isa lang? Gaganyan si AG. Lord, ito po yung aking kaibigan. Eh, ang dami pang tao. Yun ang kwento dito, di ba? Yun ang problema. Siguro, alam nyo ng Panginoon, umiikot yan. Kaya nga tayo, pag nag-soul winning, tapos nasabihin nung ano, ay, next time na lang po. Nako, hindi po tayo sigurado kung babalik pa kami. Sana may katulad namin dito. Di ba? Ganun yun eh. So anyway, dito sa tagpo na to, itong magkakaibigan, nasabi dyan, yung isang kaibigan nila may sakit. Yun, dinala nila, hindi makapaglakad. Binit-bit nila. Okay? So, nakalagay ba dito nasa, ano? Kasi makikita natin sa ano, naka, ano eh. Anyway, yun na yun, sa bed. So, anong kwento dyan? So, dahil nagkaisa yung apat, imagine mo nga kung ganun, eh, wag na yan, bahala na yung kaibigan natin na yan. Dyan na lang siya. Diba? Hindi sila nadala kay Jesus, no? At hindi siya gumaling. So, ang idea is, pag tayo nagkakaisa, madadala natin ang tao sa Panginoon. Amen? Imagine nyo lang yan. Sa, again, soul winning ay pwede mong gawin yung mag-isa eh, pero hindi katatagal, hindi mas exciting, hindi mas maganda yung marami tayong magkakasama. At ganun din, yan, pag binagbilangan na tayo, of course, kung marami soul winner, ba, mas maraming resulta. Amen? Mark 6:7. Mamaya ko ito yan. Oh. Ano yung pare-pare? Ako muna, and he called unto him the 12 and began to send them forth 2 by 2 and gave them power over clean spirits. So, ano mapansin natin about cooperation and unity? Of course, maganda, si Jesus yung nag-direct. Eh. Pero, bakit 2 by 2? Diba? Kaya tayo po ay ganun din yung ating standard dyan. Hanggat mari. Okay? Tandaan nyo po yung aking soul winning. Dahil ilang beses sinabi yan, 2 by 2. Kaya mo nung soul winning mag-isa, pero mas maganda may kasama ka. At least isa. Pwede rin tatlo. Pero hindi kayo makakaikot naman. Kunwari, lahat kayo marunong. O di, kung 12 kayo, hinati nyo sa 4 lang. Ilan yun? Tatlong grupo. E di tatlo lang yung ano nyo, tatlong makakaspread. Eh kung apat, kung dala-dalawa. Sorry, ilan yun? 6 pala. No? Kung 6 na location. Hindi mas makakarami. Nakita nyo ba yun? And then, ayun, so nagkaisa rin sila dun. Sumunod lang sila. And later, alam nyo yung kwento na to, naging ano sila, successful. Okay? So ganyan po yan. Kaya dapat magkaisa tayo. Another one sa Philippians 1. Kayo naman ulit. Ready, go. Only let your conversation be as if we come in the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, but least I'm fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith. Ayan yung term, no? Stand fast in one
spirit, nagkakaisa, with one mind, striving together. Hindi yung nag-strive ka, mag-isa ka, bayaan mo sila. No? At sa paano natin sabing bringing men to Christ pa rin niya? Kasi for the faith of the gospel, ibig sabihin, ang hirap minsan na, lalo yung iba kasi, hindi nag-aaral eh. Yung iba naman, hindi naturuan. So, tayo po, may mga skills na tayo about sharing the gospel, yung mga ginagawa natin. Pero paano nga yung iba na hindi pa marunong? Okay? At yung iba naman, na ako, inamin ko nga sa inyo dati, meron akong ibang, or nag-iisip ako. Kasi nung isip ko dati, baka may iba pang paraan ba? Para ma-evangelize ng mas mabilis, ang sanlibutan. Yung mga ganun, isip lang akong isip, wala na akong nararating. Gano lang, siyempre, in-explore ko. Ba? But ganito, parang di at I guess ganun ka-effective. So, again, after no, na-realize ko after how many years, eh, wala palang ibang paraan. Ito yun. At tama naman. Kaya lang di nagagawa na iba. Either tamad, may ibang style din, ganyan-ganyan. Kaya hindi na lang accomplish dahil na-accomplish. So, anyway, ngayon, alam na natin ganito ang paraan. Individual soul winning, ganyan po ang gagawa natin. Damihan lang natin, turuan natin ibang soul winning para makarami tayo. So, magkaisa tayong ganun. Magkaisa tayo sa ganun. Hindi yung iba, ang gustong method ay iba. Okay? Yung iba naman ay may gusto lang gampanan sa church, yung gusto niya lang. Okay? So, again, malaya naman tayo sa ganyang bagay, pero meron pa rin tamang gawain at may mali. Okay? Kaya ginagabayan lang tayo. Ito yung discarte ng buong church. So, kung meron kang iba, be, suggest mo, pero pag talagang dinefine na natin, ganito yan, ganito ang gagawin natin at hindi katulad ng ginagawa ng iba na invite lang sa church, no? Doon lang sila nakafocus. Kaya paganda yung lahat yan, lahat. Tapos yun, pag nag-soul win, pag nag-preach yun, doon na sa church mismo, hindi ganun ang ating style. So, dapat magkaisa tayo. Okay, so again, itong point natin dito, bringing men to Christ, dapat magkaisa tayo, hindi madali, pero kaya, pag tayo nagtutulungan. Amen? Amen. At plus, yung binanggit din sa ang Panginoon, minsan lalo yung kamag-anakan natin, di ba, sabi doon? Sabi doon? Yung mahirap siya rin yung ano, the prophet has no honor save in his own house, in his own country. Di ba? Ibig sabihin, pag familiar kasi sa iyo yung ano, si pag pinuntahan ka, kilala ka nung bata ka pa, kilala ka na doon. Ano, si Rapi, nag-mission sa Lagundi. Ganun. Ay, kilala ko yan. Ito yung dating matigas ulo niyan dati. I-assume agad, matigas ang ulo. Ganyan lang yan eh. Anak lang yan ni ganyan, ganyan. So, may mga pagkakataon ng hirap siya rin ng ating mga yung nakakilala sa atin. Yung sinasabi nun. Ngayon, ano solusyon dun? Talagang gusto mong masyaran yung mga mag-anakan mo. Yung iba ang mag-share. So, the same goal, pero dahil alam natin na may ganung prinsipyo talaga, no? Familiarity breed contempt daw eh, nasabi nila eh. In a way, totoo yun, in a way. Hindi naman tayo dapat makripple doon. Pero still, ano gagawin mo? Dahil, hindi ko masyadong itong mga to, pwede ba ikaw na lang? Yun ang style po doon. Okay? Kaya again, ang point natin, kailangan natin magkaisa to bring men to Christ. Okay. Next, marami pa to. Pero tapusin natin to. Punta tayo sa, ano yung isang relationship na napakita ko puntante, sabi nga nila. Ano yung unang in-establish ng Panginoon? Marriage, okay? Tingnan natin dito sa Genesis 2:18, may coordination ba dito? May unity ba dapat? Sabi dyan, and the Lord God said, it is not good for a man to be alone. I will make him an helpmeet. Okay? So, tulungan. Katulong daw yung babae, tutulungan niya yung lalaki. So, kung walang unity sa bahay, ano mangyari? Walang tulungan. Di ba? Kanya-kanya. Walang cooperation. Proverbs 31. Ito yung virtuous woman, di ba? Ano sabi dyan? Paibasa, ready, go. She will do good and not evil all the days of her life. Tuloy. She
wool and flax and work it willingly with her hands. Okay, nakakita ba kayo ng ganyan, babae na napakasipag at hindi mo na kailangang sabihan. Willingly. Hugas. Oh, hugas. Laba. Yun dapat. Imagine nyo kung yung kanya-kanya nga. Yung mga style na iba, ganun. Gatabaho ka, gatabaho din ako. Oh, palakihan tayong sweldo. Sino mag-alaba? O di hati tayo. Minsan, sino mag-ano? Sino mag-aalaga sa bata? Sinong gigising pa gano'n? So, sa bahay pa lang po, tayo ay inutusan na na magkaisa at para tayo magkakaisa kung walang leadership na maayos. And tingnan mo natin sa 1 Peter. Okay, ako naman, no? So, likewise, he husbands dwell with them according to knowledge, giving honor to the wife as to the weaker vessel and as being heirs together for the grace of life that your prayers be not hindered. So, sa tahanan po, ang point natin dito, ang unity at cooperation ay exemplified in marriage or relationship. Okay, kasi exemplified, talagang pinakita yan. Kailangan yan. Hindi pwedeng kanya-kanya. Okay? So, dito sa verse na to, yun nga, pero yung ang kinakausap lang dito, yung lalaki, no? So, kailangan i-handle mo yung babae, mahalin mo, pero alamin mo rin na mahina siya. Consider mo yun. Okay? At pag kayo daw hindi nagkakaisa, ano daw yung pwede mangyari sa inyo? Hindi sasagot yung panalangin niya, patay. Okay, so maganda nagkakaisa. So this time, ito yung mga example na lang. Example kung saan makikita natin ng mga dito, biblical characters ay nagkakaisa sa kanilang ginagawa. Paibasin niyo po, ready, go. And he shall be thy spokesman unto the people, and he shall be to thee, and he shall be to thee instead of mouth, and thou shalt be to him instead of heart. Okay, kung manunod lang kayo ng cartoons, di ba? Nakikita nyo, mali talaga yung depiction, katulad nung... Ganda lang yung pelikula lang yun, alam nyo ba yun, yung Moses. Pero hindi nila sinusunod eh. Oh, bakit? Dahil nga siguro sa kwento-kwento, ginawa ni Moses to! At siya ay inubog niya ang ano, at tinaas niya yung ano, rod, at nausap niya si Pharaoh. Pero ang totoo pala, sa Bible, dalawa sila. Kasi nga alam niyo na si Moses, natakot din, at siguro nga, sabi ni Pastor kasi, eh, magaling dapat eh si Moses, kalo 40 years siya, kausap niya, puro tupa, tsaka ano eh, kambing eh. So, pag ikaw ganun, magaling kang magsalita dati, tapos wala ka nun, 40 years, wala kang kausap, kundi kambing, ha? Si daddy, no? Bagay, dito na si daddy. Kaya kausapin niyo si daddy, ha? Ayan, kung wala kang ibang kausap, kambing, tupa, kung ano mang kinakausap niya, eh, ang reklamo niya sa Diyos, hindi na ako marunong magsalita. Eh, alam niyo yung mga yan, kahit ako po, nabagid ko sa inyo, di ba? Hindi ko ma-imagine magpapastor ako kasi kailangan dyan magaling magsalita. Yung tipong pagkakaano mo pa lang, wow, ang galing, pakinggan natin kasi ano daw sinabi niya? Basta magandang pakinggan. Eh, ba, magaling pa magpatawa, ay, hindi ako ganyan, matay. Wala akong naipong ano dito eh. Pero dahil lumatid nga ako yung pastor, yun, medyo may nakakuha din. Amen? So, ganun na nangyari pala. So, si Moses ay hindi mag-isa. So, dahil lang Panginoon, naintindihan, oh, sige. O, ito, itong kapatid mo, o yan, magsama kayo. Okay, nakita niyo yun? So, kaya bandang huli, nagawa nila yung dapat nilang gawin. Kasi nahihiya si yan eh. Nahihiya si Moses, eh si kahit siguro, ewan ko, ano si Aaron, no? Magaling siya magsalita. So, ang nangyari, o partner kaya, kakausapin ng Diyos, si Moses, sabihin kay Aaron, ito gawin mo. Si Aaron, madalas yung magsasalita pag nasa harapan ng mga tao, but especially yung mga company ni Pharaoh. Okay, yun yun. So, another example.
Caleb and Joshua, nagkaisa ba sila? Kalaban nila, 10 eh. Mga takot. Kaya ang ginawa nitong dalawang to, tama ba ako? Mali. 6, sino na? Ako na? And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. Yun na yun. And then, sinabi nila dito, ito. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which thou we pass through and search it is an exceeding good land. So, binenta niya yung idea. No? Sakupin na natin itong ganda nito. Basa natin ito. Sinabi nyo, pinangako ng Diyos, totoo. Maganda ito. Yeah, parang sa pastor minsan. Yeah, ay, masarap yung soul winning. Masaya ito. Iba. Parang gusto ko maniwala, pastor, pero parang kulang eh. Kaya minsan binibenta yan minsan sa kwento din eh. Pero di talaga ganun gano'n. Anyway, itong si Caleb tsaka si Joshua, kahit dalawa lang sila among the 12, no? Yung sampo kasi sabi, naku, huwag na yun. Mapatay tayo dyan, lalaki ng tao. Maganda nga, kaso hindi natin kaya yan. Yung dalawa, kaya natin yan! Yan, so nagkakaisa sila. Kaso sa panahon na ito, hindi sila nanalo eh. Nauna yung takot nung sampo tsaka yung iba, natakot na rin. So at least, nagkaisa sila. Elijah and Elisha, nag-team up ba tong dalawa? Okay, so, pero sa case nila kasi hindi yung nagsabay sila. Mayroon ba silang sabay na ano? Wala eh. So still, ina natin, 2 Kings. Okay pa kayo? Nagkakaisa ba tayo? Amen. Ayun, salamat. Kayo ulit, ready, go. Ayun, so yun pala yun, no? So ito lang yung tagpo na magkasama sila eh. So minsan nababanggit si Elisha kasi parang tagapaglingkod ni Elijah. Pero ito, nagpapaalam na siya. Sabi niya, oh, iwanan mo na ako, doon na ako, mawala na ako eh. Si Elisha, ayaw mo kung ano yung nasa isip niya, ayaw niya iwanan si Elijah. Yun, sa kakulitan, sige, sama ka na. Ayan. So, naalala mo tuloy si Naomi, di ba? Saka si Ruth, ganun din yun eh. Hindi, bumalik ka na doon. Wala na akong ano sa'yo. Parang feeling kasi ni Naomi, sinumpa siya eh. Nagkamali siya sa buhay, di ba? Namatay ang asawa niya, pati yung nadamay yung ano. Bumalik ka na, eh, ang kulit niya, no? Pinagpala sila pareho, di ba? Andito ba yun? Wala, ayun, pati naalala ko. So, ganun din to ngayon. Pero dito yung time na to, kinuha na si Elijah. Still, nakikita natin yung pag nag-team up yung mga lingkod ng Diyos. Ano nangyayari? Ibig sabihin ko lang ay plano talaga ng Diyos na sa team. Hindi tayo solo-solo. Though again, minsan talagang may mga time na kailangan mag-solo. Pero kung huwag mong targetin na mag-solo, yun ang gusto ko sabihin, okay? Huwag, mahirap. And then, sa Luke, parang nabasa natin ito kanina. Pero ito rin yung same tagpo, no? Sabi dyan, and after these things, the Lord appointed other 70 also. So kanina, meron silang 70 rin yun, di ba? And then yung disciples, dito naman, another 70. And ganun din, 2x2. So yun talaga ang kalooban ng Diyos. Yun yung style at the strategy niya. Hindi tama yung mag-isa ka lang. Okay, at ganoon din sa mission, kaya tatapos natin 1 Timothy 3, di ba? Anong gusto ng Panginoon? Mag-mission ka? Pastor ka? Mag-isa ka lang? Ba yun? Hindi. Dapat may asawa ka, anak. Sino pa yung mga team ups na kilala nyo? Yan, galing ni Bad. Hindi, bago si Paul and Silas, sino yung una niyang kasama? Barnabas, di ba si Barnabas ay nakita yung pagpili ng Panginoon kay Paul, special to. Kaso, yung panahon na yun, kinakalaban siya kasi nga, loko-loko siya dati. So, ang ginawa ni Barnabas, siya po yung nag-akay bukod kay Ananias.
sa ministry na si Barnabas na. Yatin chance to, i-ano natin, tulungan natin. Kaya sabi niya, and they minister to the Lord and fast and Holy Ghost. Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. Okay, so team up yan. Kasi mga walang asawa to eh. Eh, paano yung walang asawa? Yun, pwede pa rin gamitin. Amen? Hindi lang yung pasto. Magkaiba yan. Pero pwede pa rin. Pero may ka-team up din siya. Yun lang gusto ating sabihin dito naman eh. Later, nag-away si Paul and Barnabas. So, paano yun? Solo na sila. Hindi pa rin. Nung nag-away sila, medyo, eh, may paraan. Okay? Ano nangyari? Nag-solo na ba si Paul? Hindi pa rin. So, ginawa naman, kumuha naman siya, and Paul chose Silas and departed, being recommended by the brethren to the grace of God. So, yun nga, ang ano niyan, si Mark, ayun, si Mark kasi yung naging contention nila, kasi si Mark ay pagkakataon na nag-backslide, hindi nagustuhan ni Paul, therefore, ayaw niya na isama. Eh, si Barnabas sabi, eh, ganyan ko rin natin. Sama natin. Ayoko, ayoko. O di sige, kaya kasama mo siya, sasama ko itong iba. So, again, malinaw sa Bible na paglilingkod, maganda may kasama ka. Unity, cooperation. Tapos, ang bilis na na. So, ngayon, itali natin. Paano natin to gaganapin sa church? No? So, again, nabanggit ko kanina umaga. Pasto, wala nang nakikita nag-aaway dito. Wala, ano ba, ba't ka nag-i-preach ng ganyan? Kakaisa. Ibang, ano natin, iba, i-level up natin ating unity. And then, later, yung kasunod kasi nito, yung strife naman. Yung pag-aaway, minsan, di ka nga nag-usuntukan, pero minsan, sa salita, nag-aanoan tayo, di ba? O minsan, sa action, or inaction. Sinabi niya, gano'n, parang wala ka narinig. Nakita mo doon, nag-gumagawa na, ikaw, wala. Okay, parang sa JJX, minsan, gano'n, yung iba, nag-aayos na. Yung iba naman, ay, hindi na ako sama dyan, kasi may ginawa na ako kanina eh. Last week, actually, may ginawa na ako last week eh. Nakikita mo dyan eh. So, para ma-encourage din siya. Kahit yung mga kapatid niya, minsan madaling ma-discourage yan eh. Pag nakita nilang pinapabayaan mo sila, ganyan. Ngayon, talagang may ginampanan ka na, katulad namin ni Brother James, eh, nag-drive na kami, mag-preach pa. Alam nga namang ano, diba? Ngayon pa yung magbunot. Ayun. Ano pa? Panalangin, sa pag-aakay, ano pa? Ano naisip ko? Yan, sa mga ideas po, no? Sa mga ideas. Hindi po ako naniniwala na si Pastor lahat. No? Alam ko lahat, sumunod na lang kayo. Hindi ganun. Pansinin nyo, hindi tayo ganun sa ayon sa simula. Madalas, nag-pray tayo tapos ano ginagawa ko? Nagtatanong ako sa inyo, inaabangan ko lang, i-validate ko lang kung yan ay ano ba, naka-align, di ba? Pero hindi mang gagaling sa akin lahat kasi wala, kaya nga church eh. No, yung iba sa inyo, kung talaga nag-ilingkod kayo sa Diyos, nag-pray kayo, may mga papakita sa inyo na hindi papakita sa akin. Sa inyo muna. And then, mag-pray nyo yun. Tapos, pag sigurado ka na, basta ito yung pinapakita sa akin ng Panginoon talaga. Hindi, pero huwag niyong gagamitin yung phrase na yun. Iba naman kasi ganun eh, parang magkaroon ng bigat yung sabihin kong suggestion ko to. Sabihin mo, kinausap ako ng Diyos kagabi, Pastor. Ganito gawin natin. Parang sinabi mo sa akin na huwag na ako tumanggi. Parang ganun. Kaya, ngayon, kung mapapakita siya yung Panginoon, pwede ko rin i-validate, di ba? Yan. Ano pa? Yan, yung mga anak natin po, yan. Pagtulong-tulungan natin yan. Okay, huwag nating, so ito po kasi nakita ko sa iba, parang gano'n, pag pamilya, eh alam mo naman, minsan yung anak mo, minsan, di ba, ano napansin nyo? Kahit siya, ayoko sabihin, pero, yung sa mga na-burden ako doon kahit dati, kasi pastor, yung mga anak ni pastor, nakita ko agad yung maaga eh, medyo matigas. So, may mga time na sinubukan ko rin. Kasi hindi ako mubre. So, mini-meet up ko ganyan. Di na lang marunong kasi, aminin ko lang sa inyo eh. So, pero at least, sinubukan ko. May mga tao, pagkakataon na gano'n. I believe, maaalala nila yon. May mga time na napansin ko,
kahit pasto si pasto, minsan may mga bagay siyang di, lalo sa mga anak. Amen? Kaya ngayon, pwede ba, huwag tayo magkanya-kanya din dyan. Okay, obviously, anak ni Brad, responsibility niya, pero pwede kang makitulong. Amen? Di yung sabi mo, ah, pasto, pasto ka pa naman, anak mo, ganyan. Di ba, mga ganun. Diyan nagkakaroon ng, ano, ganun yung parang nangyayari doon sa amin dati, ganun. Kaya, sa pasto, problemado. Sa halip na tulungan siya, di ba? Ikaw, nakasimating blessing, kung mabait yung anak mo, di blessing, ba't mo kailangan, di ba? Alam natin yan, hindi na nagkakataon, obviously may dahilan ng Panginoon, pero hindi minsan, maraming magkakataon, kahit ginawa mo ng mabuti yan, minsan talagang iba, takbo ng utak. So, pwede ba magkaisa rin tayo doon? Saan pa? Yan, sa pagbibigay, okay? Yan ang mga issues sa church eh. Yung iba, kaya ayaw magbigay, sabihin, ay, kasi kaya ayaw magbigay kasi sobra na yan, okay na yan. Kaya rin ni pastor yan, kaya. Pag hindi ka nagbigay, na dapat mo ibigay, ano nangyayari? Na, mas nabibigyan yung iba dahil hindi mo ginawa yung gawa, yung part mo, di ba? Imagine, baliktad rin naman natin, ginawa mo, or minsan yung iban, sa may pagkakataon, siya naman yung hirap ngayon. Ikaw, talagang meron kasi sinobrahan mo. So, ano nangyayari? Umaapaw po, no? Nagkakaroon tayo ng pagkakatulungan sa ganung bagay. Amen? Amen. Ano pa? Ang dami pa niyan, eh. Katulad niyan. Kaya pinagsasama-sama tayo. Nakita ko si Shana. At isang dahil na nag-aalaga. Ito, binabarkada ko kayo sa mga anak ko. Maganda yan. Kasi alam ko, hindi ko kaya sila. Amen? Bata yan, eh. Minsan, ang utak niya sa tatay niya, tatay, pero hindi mo ko naitindihan, ganyan. So, pwede ba yun? Amen. Ano pa? Sa panalangin, sa ano pa? Yan, sa ministry. Ano may isip? Yung mga dito, may mga project minsan na ito talaga. Pag may project, saglit lang naman yan. Kailangan mag-sacrificio din, katulad sa Nehemiah. Yan, pag may bago, okay? Pakiusap. Huwag yung titisurin, ha? Yan ang ano din, eh. Kaya kahit luma, okay? Kaya pa sige sa iba, siguro, ewan ko, anong nasa utak minsan, siguro, iniisip niya, kunwari, may tinutulungan tayo dito, kunwari, tinutulungan ko si Edgy. Nakita mo naman yan. So, bakit siya tinutulungan? Dapat ako. Eh, mayroon pang isang bago. Eh, parang feeling nung iba, parang na agaw attention. Di ba? Huwag naman ganun. Lalo pag matagal-tagal ka na, dapat nagtutulungan tayo. Okay? So, ganun. Huwag niyong titisurin at the least. Huwag niyong matitiso. Di ba? Huwag kayong gagawa ng isang bagay na kakatiso. Alam niyo yung tiso, di ba? Yung maayos na yung takbo ng spiritual na tapos ikaw pa yung magiging katisuran. So, antindihin natin, yung mga bago minsan, mahina pa yan eh. Okay, so yes, sa tabaho ng pastor yun na ano yan, tuluan, pero malaki yung matutulong mo. Kung nakikiisa ka, kung alam mo yung idea na yun na lahat ng makapunta dito, pagkatiwala ng Diyos sa atin dito, ay kaya natin, tutulungan natin. Okay. Ano pa? Gusto mo ang alalahanin yung kailangang unity. Later, yung next ito, yung strife naman. Iwasan natin siyempre yung away. Tingnan natin yung cause, bakit nag-aaway. Ayan. Okay, so this time, okay na yan. Maga tayo ngayon. Unity, ha? Sa tama. At yan, unity sa panalangin. Unity sa mga bagay na ano, tama. Masakaling ano, paano pag nag-fall naman yung isa? Nari, nang hina. Unity rin sa pag tulong, ha? So, kaya minsan intindihin nyo, iba, baba na talaga. Minsan kailangan nyo. Okay, so yun lang muna. Let's pray.
Lord, maraming salamat sa aming topic ngayon na natapos namin yung part sa first part ng Unity. I pray, kahit ito po, napaka-basic nito, minsan nakaligtaan, minsan nagiging malamig kami, Lord, sa kapatid. I pray, Panginoon, naintindihan namin yung value nito, ito yung pinag-utos nyo, nakita yung mga examples ng success, ng mga nag-unite, Panginoon, at ang kabaligtaran naman niya, pag nakita namin hindi united, ito po ay nagkokos ng failure at paghihirap din. So I pray, ma-inspire kami sa inyong mga salita, dahil ito pito, practical. I pray, magtulungan kami sa bawat isa. Pag may humihinto sa amin para magkaisa, Panginoon, identify namin, ano ba yung problema na yan, ano ba yung katamaran, ano ba yung pride, Panginoon, ano ba yan, anong baka may idea kami, Panginoon, na mas magaling kami sa iba, kaya gusto namin kami metaas. May pong paintulutan, Panginoon, matuto kami na kailangan namin bawat isa again. So, kailangan po, Lord, that we pray for the next another week, Panginoon, na kayo pong bumuna sa amin. Talagaan yung bawat isa, kasi lahat sa success. But we pray for the next steps, Panginoon, next success. Ito naman anniversary sa aming sariling lugar, Panginoon. Lalayan si Pastor Lito, Lord, na kanyang kalusugan, kalagayan, Panginoon, para at least makita niyo nangyayari dito, Lord. Panalangin kami, Lord, sila. Lalo po kanyang kalusugan. At makadalo rin po, Lord, siya sa araw ng anniversary. Ganun din po bawat isa. Yung mga kabataan, Panginoon, ang mga presentation, devote nila, Lord, magkais sila dyan. Ang goal ay ma-please kayo, Panginoon. At i-develop din naman sila by means of yung presentation, and then of course ang salita ng Diyos lagi na uulit sa kanilang mga puso at isipan. Gabayan niyo pong bawat isa. So, lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.